So yun po mga kabisnes, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ito yung binabanggit ko po sa inyo, yung patungkol kay Kuya Boy. Kasi nga po ay si Tatay Javier ay babalik na sa kanyang pamilya. Ipapaayos na lang yung tirahan doon. So ngayon po mga kabisnes, nandito kasama natin si Kuya Boy. Halika Kuya Boy. Yan, si Kuya Boy po, siya po yung isa ring senior na sama sa pagtulong natin kay Teacher Javier, kasi siya po ay pinsan ni Teacher Javier, ano po, at wala rin tinitirhan dito sa Maynila, tama ano Tatay Boy. So ngayon po mga kabisnes, dahil nga sa na-vlog natin si Tatay Boy nung nakaraan na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Teacher Javier, may nakapanood po na kapatid niya. Si Tatay Boy po pala ay may kaya, taga Tubong, Laguna, ano Tay? Taga Laguna po. Nasa Laguna yun namin. Oo. So ngayon po mga kabisnes, nandito, nag-message sa amin yung ano, nag-message sa amin yung kanyang kapatid na nasa Italy ba yun, mama? Apo. Nasa Italy. Apo. Nasa Italy. Sinomer siguro yun. Ngayon po mga kabisnes, ang pakiusap nung ano, nung kapatid niya, bakit daw hindi na lang bumalik si Kuya Boy doon sa kanila? Eh malaki naman pala ang lupa doon, pamana daw po nung mga magulang nila yon. Malaki yung sa kapatid ko yung lupa, yun sa kanya pinamana yon. So yun, sa madali sabi, meron silang lupa na magkakapatid doon sa Laguna, ano po, at anumang oras pwedeng bumalik dun si Kuya Boy. Kako, tamang-tama ito, kasi dahil sa si Teacher Javier ay babalik na sa kanyang pamilya, syempre maaari nga itanong, no, paano si Kuya Boy. Ayun, tamang-tama, nagkaroon ng sagot dahil sa yung kanyang kapatid na nasa abroad ay nag-message po sa amin. Ayun na, nanap lang po ni Mrs. Kabisnes para babasahin ko po sa inyo yung mismong mensahe, no? Papabasa ko sa inyo, Kuya Boy, ha? Nung mensahe ng iyong kapatid. Pwede ko na magbasa na, no? Tingga ko na lang. Nakakabasa pa po ba kayo? O malabo na yung... Malabo. Malabo na yung mata ni Tatay Boy. So yun po, para magkaroon lang din po ng linaw, ano, doon sa mga kapatid po ni Kuya Boy diyan sa abroad, gusto ko lang din po ipaalam sa inyo na si Kuya Boy, kaya po namin nakilala dahil nga kay Teacher Javier, ano po, at meron din siyang pakiusap sa inyo. Nabanggit niya sa akin kanina, sabi ko mas mainam siguro banggitin niya na rin dito sa video, sa vlog, baka sakaling mapanood ulit nung iyong mga kapatid, ano Kuya Boy. Ayun, habang hinahanap ni Mrs. Kabisnes, sige po Kuya Boy, pwede niyong kausapin yung mga kapatid niyo po. Mga tol, kumusta? Gusto niyo bumalik ako sa atin, pabalik ako. Kaya lang, may problema. Kung matutulungan niyo ako padala ng pamasahe, bakit hindi ako babalik? Tsaka pang umpisa sa negosyo do. Ayun lang, pagano eh. Anong negosyo po, Tatay? Marami kong sana ko alin yung madaling pagkakitaan doon ang negosyo. Meron po ba kayong contact sa kanya? Wala, sa kanila eh. Wala kayong contact kahit cellphone o ano, messenger? Wala akong number sa akin eh. Ay, ganon? Tatay Boy, matanong ko lang, paano po ba kayo napadpad dito? Sa kapatid niya. Kapatid ni... Amo na ako sa Nueva Ecija, pumunta ako doon. Sa mga kapatid ni Dencio, sabi sa akin, punta mo si Dencio, dalawin mo, may sakit daw. Walang kasama sa bahay. Ayun, pumunta ako sa... Pinihatid ako ng kapatid niya, na babae. Diyan kay Dencio. Pag gano'n, sabi, ayun, samahan mo na siya para may mag-alaga sa kanya. Sinamahan ko na. Opo. So, yun. Yun po yung naging kwento, no? Kung bakit magkasama sila ni Tatay Javier. Yung tinto ko niyan, Dencio, si Javier po yun. Tatay Javier, Teacher Javier. Kasi Gaudencio Javier. Yun po yung kanyang pangalan, di po ba, Tatay? No? So, ngayon po, dun sa ating mga kabisnes, at saka sa mga kamag-anak ni
Kuya Boy, kami po, wala kaming karapatan, ano po, na pigilan dahil buhay naman yung kanyang mga kamag-anakan. Ano po, at kami naman po ay binibigyan namin ng laya si Kuya Boy na magdesisyon at yun nga, bumalik doon sa kanyang pamilya. Kasi merong lupa doon eh, na malaki batay sa ano. So, eto na po yung ano, message, no? Babasahin ko po, mga kabisnes. Oh. Ganito po story niya. Mulat sa pool, pasanin na namin siya o sila. May 5 anak siya sa tunay na asawa. Yung panganay at sumunod sa panganay ay palaki namin. It means, pagkaanak pa lang ay kami na ang nag-aalaga. Yung kasing panganay ay nagkaroon ng epilepsy. Yung namang sumunod sa panganay ay namatay na din nag-iisang babae na kapag-asawa ng taga Mindoro. Tama? Oh, so may mga anak pala ito si Tatay Boy. Ano po, at asan na yung asawa mo? Matagal na patay. Ayun, patay na. So, yun namang pang-apat, patay na rin. Then yung bunso kasama ng kuya niya, panganay, nasa Pasiano, Calamba. Tama, tatay? Tanong, bakit siya ay wala doon? Ayan ang tanong. Bakit wala siya doon? May bahay naman doon. Ayan, tatay ha? May bahay naman doon. Kasama dapat ng mga anak niya. Ayan, tatay. Kasama ka dapat ng mga anak mo. Kasi nga, may anak po pala kayo na mayroong kapansanan. Tama. O, kailangan kayo noon. Siya bumubuhay sa kapatid niyang bunso. Oh, yun ang tanong, bakit siya wala doon? May bahay naman doon. Kasama dapat ng mga anak niya. Yung lupa doon, kahit akin 'yon, di ko siya inaangkin dahil pamana sa akin ng mga magulang namin. Kahit sino sa kanila ang tumira, okay sa akin. May isa pa kaming lupa sa Kanlubang. Ayun. At iyon ay para sa aming lahat na magkakapatid. Bakit ayaw niya doon o bakit hindi siya pwede doon? We are 8 in the family. 5 boys and 3 girls. So walo po kayong magkakapatid. Tama no, Kuya Boy? Patay na yung dalawang babae, no? Patay na ang dalawang girls, yung panganay at bunso, parehong dito na namatay. Si Kuya Boy ang panganay namin sa mga lalaki. We are almost naandito sa Europe. 5 kami sa Italy at 1 sa Spain. Hindi po porkit naandito kami ay may kaya na kami or mayaman na kami. Sorry po, may mga kanya-kanya na kaming pamilya at ang mamuhay dito sa ibang bansa ay mas mahirap kaysa nandiyan sa Pilipinas. Ano? Ayun tatay ha. Main question ko, bakit ayaw niya o bakit hindi pwedeng umuwi siya sa mga anak niya? Ayun tatay, yan ang tanong sa iyo. Pwede naman ako umuwi, yan nga lang walang panggastos. So, yun ang dahilan po. So, ang pakiusap niyo po sa inyong mga kapatid ay mabigyan kayo ng tulong. Oh. Ano? Basta may magastos akong pawit pang negosyo ron. Kahit magtinda-tinda ako dun, kaya ko naman. So yun po mga kabisnes, ano po, antabayanan natin yung magiging sagot. Chat-chat na lang din namin ni Miss Kabisnes. Sabihin ko na na-i-vlog natin si Kuya Boy at nabanggit ko nga yung kanyang mensahe, no? Kay Kuya Boy. At pagkatapos po, antayin natin kung ano yung sasabihin nila. Siyempre, respeto natin yon dahil yun ang mga kamag-anak mo, mga kapatid mo yon. Wala kaming ano roon. Tawag na ito, higit yon na may karapatan para magdedesisyon para sa iyo. Ngayon, yung sa amin naman po mga kabisnes, yung tungkol dyan sa pamasahe, at saka sa pagsisimula ni Kuya Boy doon sa Laguna, kasi nga malaki naman pala lupa nila roon, may bahay din. Wala namang problema sa side namin, ano?
as a charity vlogger. Willing naman din po kaming tumulong, pero ayaw lang namin masagkaan, ano? Ayaw namin masagkaan yung karapatan nung kanyang mga kapatid at saka yung magiging desisyon nila patungkol kay Kuya Boy. Maraming salamat dito sa ano, sa social media kasi. Ay, ano, magtulong-tulong sila eh. Ilan sila rin eh. Tulong-tulong sila mag-ano sa akin. Kung anong kaya nila. Kuya Boy, ganito, pasintabi sa iyo. Siguro ang pinakamaganda niyan, Kuya Boy, makiusap kayo. Kasi gaya nga ng banggit niya, hindi porkit na sa abroad sila ay mayaman na o maganda na hindi buhay ko, nila. Hindi ko naman sila inaoblige kung anong kaya nila. Yan po. Siguro ano, kayo panganay, di ba? Oh. Siguro andyan sila, kausapin mo sila ng maayos yung galing sa puso mo. Oh, bilang panganay. Hindi yung parang wala naman ako masasabi na sa hindi kanil, yung eh. Ano, Kuya Boy, ah, yung bang ang ibig ko sabihin, mga ka-business, hindi yung parang padikta. Oh, yung parang padikta ang dating ng iyong pag dadaan kay Kuya? Sige po, daan mo na. Daan mo na po kayo. Narinig kita sa kabila. Pasensya na po ah, nagba-vlog lang kami, Kuya. Oo. Oh. So ayun po, wala naman ako maano sa kanila. Ayun na lang ano. Kung ano man, hindi, salamat na lang sa magiging tulong nila. Kasi syempre, bagaman mga kapatid natin, tapos mas panganay tayo, pero syempre, mas masarap sa pakiramdam kasi yung meron kang gusto o pakiusap sa iyong mga kapatid, pero dadaanin mo sa pakisuyo, no? Sa pakisuyong pamamaraan ng pagsasalita. Hindi yung parang didiktahan, ano, paumanhin sa'yo, Kuya Boy, ano, ikinukorek lang kita doon. Kasi alam naman nila ako ganito magsalita at maano eh. Opo, pero mas maganda pa rin yung, di ba, alam naman natin yung tama at saka mali eh. So, ayun, ano, gaya ng banggit kasi ng mga kapatid nyo puroon, bakit hindi ka umuwi doon, eh meron naman bahay doon. So, ang makakasagot niyan, ikaw lang. So, ngayon, ganito po, mga ka-business namin minamahal. Sabi nga ng mga kapatid ni Kuya Boy, hindi porket na sa abroad ay maalwa na ang pamumuhay. Totoo 'yon. At alam namin 'yon dahil napakaraming mga ka-business natin diyan sa abroad na talagang hanggang ngayon tudukayod, no, para mabuhay yung pamilya nila. Kagaya ng banggit niya, may kanya-kanya na kasi kayong pamilya. Ano? So siguro, Kuya Boy, ulitin lang natin yung iyong mga mensahe sa iyong mga kapatid. Wala naman ako iba. Kung kaya nila, ano, ipinakiusap po lang na gawan nila na ako, mag-ambagan sila. Kaya ako hindi makauwi rin, wala akong panggastos. Hindi rin kami mabubuhay doon. Wala akong pangnegosyo. Maaari niyo po bang sabihin, Tatay Boy, kung ano yung plano niyong maging negosyo o pagkakakitaan para baka sakali po mas maintindihan ng iyong mga kapatid? Mas konting makapagtinda. Anong ititinda niyo po? Kung anong magandang gumanda ng paninda, kung halimbawa kung isda, kung gulay, ganun. Yung isda, kakayanin mo pa kaya? Palagay ko hindi mo na kaya. Kasi parang ilalako. Oo. Mahirapan kayo siguro, Tatay Boy. Sabagay, kayo na lang. Maski doon lang sa karsada sa amin doon, pwede. Dati na ako nag-ano rin. Magpupwesto sa harap. Yun pwede yun. Yung magpupwesto lang sa harap. Oo. Pero yung ilalako, iikot, tapos mainit ang panahon, ganyan ang edad ninyo, baka ma-heatstroke kayo, no? Mas mainam na yung mag-iingat din. Kung maglalako ako, sa umaga. Pagka mainit na, di ba, pupwesto. Uwi na. Magpwesto kayo. Pupwesto na rin sa roon. Tsaka sa hapon. Maliban po sa Tatay Boy, maliban po sa isda, ano pa ang pupwede para may mga option na pagpipilian? Ang balak nga, isda tsaka mga gulay. Yun ang aning ko. So yun lang ang gusto nyo talaga.
bago sa gabi, mag-ano ko ng balot. Doon din sa pwestong yun, mabili rin ng balot doon. Pwede, pwede ano. Pwede yun. Kasi hindi masyadong mabigat ang trabaho sa pag-ano ng balot. So yun pa mga kabisnes, ang tabayanan natin, yung magiging response ng kanyang mga kapatid. Ano po? At may awa ang Diyos. Kung maging maayos din yung kalagayan ni Kuya Boy. Ano po? At kung ano man ang magiging message sa amin ng kanyang kapatid ay huwag kayong mag-alala kasi nandito naman kami, ang team ka-business, pwede namin siyang ipagmalasakit na ihatid po doon, ano po, mga ka-business, ano? Para makapiling na yung kanyang anak. O, namimiss, ilang taon na kayong din nagkikita? Isang taon lang. Ah, isang taon lang. Ay, nung nakaraang, ano bang, ano, Marso, nung mamatay yung mother ko, andun ako. Tsaka ano po, mga ka-business, tawag nito, yun nga, no, matingnan-tingnan mo kasi mayroon palang kapansanan yung kanyang anak doon na panganay. So, kailangan ng guidance, no, tatay boy. Hindi, panganay yun. Panganay daw. Ayan. Eh, ano naman, maayos na yun. Hindi na, wala na yung, ano, sabi pag-anihimatay siya, wala na. Ay, hindi na ganun? Hindi na. Naghahanap buhay naman, nangangalakal. Umigi na. Ayun eh, kayo-kayo na lang pala sa pamilya, no? Anak mo, wala na yung asawa. Tapos yung sa pamasahin nyo po, magkano po yung pamasahin nyo kung sakali? Yung ano, makapapunta lang doon, kung sa lima, ano yun, sobra. Sobra na. Ayun. Sige lang. At sige po mga ka-business, hanggang dito muna. At least na-update namin kayo about kay Kuya Boy. Kasi nag-message kasi sa amin. No? Maraming salamat po sa iyo, Kuyang. Sa nag-message sa amin patungkol kay Kuya Boy. At least na linawan din kami. Kasi hindi namin alam, hindi namin siya kilala eh. Naano ko na ko sino yun yung kapatid kong bunso sa lalaki. Huwag mo nalang banggitin na yung pangalan. Hindi na nga. Huwag nalang banggitin. Kasi naka-vlog tayo. Tapos ayun po, mabuti na rin kasi nakilala pa natin lalo si Kuya Boy. Apo. Oo. Eh, hindi pala ano ito, tawag nito, kung tutusin, maayos yung kanyang kalagayan. May lupa, mayroong bahay na pwedeng tirhan. Ano po mga ka-business. So ayun po, abangan nyo po yung susunod na update namin para kay Kuya Boy pagka nag-reply na yung kanyang kapatid sa abroad. Ano po? So ayun, maraming salamat. Ingat and God bless. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang tayo mga ka-business. Paglingap, tulong, pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga senior, PWD. Ano po? I love you all. Banat. Banat. Bira.